these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, under my feet. Hello kay Chamber Peralta. Salamat sa yung suporta ka, Prakti. Ang full body routine o madalas tawagin na full body workout ay isang workout session na gagawin mo ang lahat ng muscle group. Halimbawa, sa isang session o sa isang araw ay gagawin mo ang chest, legs, back, shoulder, bicep, tricep at abs. Ibig sabihin, lahat yan sa isang session lamang. Sa dami ng gagawin mo, tiyak, hindi lang isang oras ang gugugulin mo sa gym. Maaaring itanong nyo, meron bang gumagawa nito? Sobrang nakakapagod naman yan. Ang totoo niyan, meron. At marami ang gumagawa nito. Sa video ng ito, malalaman nyo kung sino ba ang mga taong gumagawa o mas pinipili nilang gawin ang full body workout. Ano-ano ang mga benepisyo nito? At ano-ano ang mga exercises ang dapat ginagawa sa full body routine? Sila yung mga taong sobrang busy sa buhay na halos wala nang oras para isingit ang pag-e-exercise. Eh bakit nga naman hindi? Biruin mo, sa isang session lamang ay magagawa mo na lahat ng muscle group. Sobrang tipid sa panahon. Yun bang namomblema ka dahil meron ka lang dalawang araw sa buong linggo na pwede kang magbuhat o mag-exercise? Kaya ito ang solusyon sa problema mo, ang full body routine. Maaaring may magsabi ng ganito, kung dalawang araw ka lang makakapag-workout sa isang linggo, edi hatiin mo yung routine mo sa dalawa. Sa day 1, chest, back at arms. At sa day 2, legs, shoulder at abs. Yun nga lang, ayon sa pag-aaral, mas mapapabilis ang paglaki ng muscle kapag tinrain mo ito ng dalawang beses kada linggo. Dahil hinati mo na ito sa dalawa, lumalabas, once a week mo na lamang matitrain ang bawat muscle group. Isa pa, gaya ng nasabi ko kanina, para sa mga taong sobrang busy ang twice per week, kaya paano kung yung day 1 na chest, back at arms ay nagawa mo? Tapos, pagdating ng araw ng day 2, ay bigla ka na namang pinag-overtime. E di hindi mo na magagawa yung legs, shoulder at abs. Ang mangyayari niyan, mapag-iiwanan ito. Dahilan, upang hindi pareho ang paglaki ng iyong mga muscles. Di gaya kung nag-full body workout ka sa day 1 at di ka nakapag-workout sa day 2, at least, na-train mo naman ang buong muscle group noong day 1, di ba? Dahil limitado lang ang araw na pwede ka mag-workout, huwag niyong i-prioritize o huwag kayong mag-focus sa mga isolation exercises gaya ng bicep curls, shrug, pushdowns at mga katulad nito, kung saan isang muscle group lang ang tinatamaan. Halimbawa, sa concentrated curl, bicep lang ang tinatamaan nito. Wala nang iba. Sa halip, mas pagtuunan ng pansin ang mga compound exercises, kung saan maraming muscle group ang nasasapul kapag ginagawa ang mga exercises na ito. Pinakamagandang halimbawa nito ay ang bench press. Ang main target ng exercise na ito ay ang ating chest. Subalit, tinatamaan din ang shoulder at tricep. Ibig sabihin, isang exercise lang yung ginawa mo, pero tatlong muscle group agad ang tinamaan. Mahalaga rin ang mga isolation exercises, pero sa kaso mo na full body workout, hindi na ito kailangan sapagkat mas hahaba ang oras na gugugulin mo sa gym dahil sa dami ng mga exercises na gagawin mo. At dahil dyan,
maaaring mauwi ka sa overtraining o overfatigue. Isipin mo, sobrang busy mo sa trabaho at halos dito na lang umiikot ang mundo mo. Tapos, meron ka lang bakanting oras sa dalawang araw ng buong linggo. Siyempre, sasamantalahin mo na ang araw na yon upang makapagbuhat. Kung isasama mo ang mga isolation exercises sa iyong full body workout, 2 hanggang 3 oras ang itatagal mo sa gym. Imbes na 1 hanggang 1.5 oras lamang, sana. At ang natitirang oras pa ay para naman makapagpahinga ka pa upang makarecover ang iyong katawan. Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me up at night. Yeah. I can't think straight, need the light. I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round. Maaaring itanong ng iba, paano yung traps, biceps, at tricep? Kapag ginawa mo ang deadlift, tinatamaan din ang traps diyan. Sa lat pull down, tinatamaan naman ang bicep dito, lalo na sa underhand grip lat pull down. At tinatamaan din ang tricep. Kapag ginagawa mo ang mga bench presses, kung 2 araw lang ang available days mo sa 1 linggo at nagkataon pa na day off mo yung 2 araw na yon o sobrang luwag ng oras mo sa mga araw na yon, sa pagkakataong ito, maaari kang magdagdag ng mga isolation exercises. Pero tiyakin mo lang na gagawin mo ang mga isolation exercises na ito sa hulihan ng iyong full body workout program. Ito ay upang mapagtuunan mo ng pansin ang mga compound exercises. Para sa mga nagpapapayat, mas malaki ang makukuha niyong benepisyo sa paggawa ng full body workout. Dahil kombinasyon ito ng upper at lower body workout, ay marami kayong masusunog na calories dito. Dahilan upang mabilis din ang pagpayat nyo o paglusaw ng inyong body fats. Yun nga lang, kung nagko-compete ka o balak mong sumali sa mga bodybuilding competition, hindi sasapat ang full body workout. Sa halip, ang dapat mong gawin o sundin ay ang split routine. Ito yung igugrupo mo ang mga bawat muscle group o hahatiin mo ang bawat muscle part. At ito lamang ang iyong gagawin sa araw na yon o kada session sa gym. Halimbawa, sa day 1 ay chest, shoulder at tricep. Sa day 2 ay back, biceps at traps. Sa day 3 ay lower body at abs. Sa split routine, mas mabibigyan mo ng pansin ang mga muscle group kung saan ka mahina. Maaari mong gawin ang mga isolation exercises sa iyong weak muscle. Maganda rin ito para sa mga may muscle imbalance o hindi pantay na muscle. Dahil sa haba ng oras mo, mapagtutuunan mo ito ng pansin. Kaya kung 2 beses ka lang nakakapagbuhat sa loob ng 1 linggo, maaari ka pa rin magkamasel o gumanda ang katawan sa pamamagitan ng full body workout. Subalit, huwag mo nang pangarapin na sumali sa mga competition dahil tiyak dihado ka o lugi ka sa iyong workout program. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!